Hi guys, today ire-review ko itong L'Oreal Unbelieva Brow. I have these two shades. Ito yung box. I have 114 and 112. So basically, binili ko yung... kasi 3 shades lang yung nakita ko sa store. I don't know kung 3 shades lang talaga yung pumasok dito sa Philippines. And meron pang maraming shades abroad. Or... naubusan lang ng stock, pero 3 shades lang yung sabi sa akin nung nasa store. So, binili ko yung unang shade, yung lightest na meron tayo dito sa Philippines, and yung darkest shade na meron tayo sa Philippines. Hindi ko kinuha yung gitna, kasi medyo mapula yung kulay niya. So, I have this light brown 114, and dark brown 112, which is funny, kasi di ba dapat pag lighter yung shade, mababa yung number. Pag darker yung shade, higher yung number. Pero pakinggan nyo to ha, light brown, 114. Dark brown, 112. So, parang pababa siya. So, ayan siya guys. Ito yung box. Ito yung product itself. Pag binuksan, ganyan siya. Para siyang yung concealer sa under eye or yung mga lip product. Ganyan yung ano, yung pinaka applicator niya. And then, meron siyang kasamang itong brush na may spoolie and then may applicator sa ilalim. And I will get the darkest shade muna, dark brown. I will try not to use other brow products. Even the applicators, ito lang ang gagamitin ko. As in, sila lang. So, tingnan natin. So, kuha tayo nitong dark brown. Maglalagay lang ako dito sa spatula. And the reason why I'm doing this is, number one, for sanitary purposes. Lalo na kung sa client kayo gumagawa. Number two, para matuyo man yung nilagay ko dito, hindi matutuyo agad yung laman nito. Lalo na kung everyday ninyo siyang ginagamit and then lagi siyang naka-expose sa hangin, matutuyo siya kagad. So, at least dito, hindi siya basta matutuyo. So, brinush ko na siya pababa. Ang layo ng salamin ko, guys. So, good luck sa akin. So, dark brown to, guys. Ha? Una kong nilalagay yung dark brown. Hindi nga siya, hindi nga siya nag-flaking, guys. Madali siyang i-apply. Ayan na guys, nalagay ko na yung dark na shade sa dulo ng kilay ko. And then ngayon naman, kukuha ako nitong light brown. Same thing, ilalagay ko rin siya sa spatula. So the reason why light brown yung nilalagay ko dito sa inner part ng kilay ko, para hindi siya, para hindi masyadong isang kulay lang yung dating ng kilay. And at the same time, hindi ka mukhang galit. Kasi pagka dark shade yung nilagay mo sa unahan ng kilay mo, magmumukha kang masyadong mataray, matapang, galit. Ito medyo softer lang. In fairness, hindi ganun ka katapang yung kulay ha. Okay lang sa akin. Ayan o. Ang ganda nung pagkakakalat nung shade niya. Ang dali niyang i-apply. Sobrang dali niyang i-apply and always brush. Or always comb, kasi baka lang may chunk ng tint kayong naiwan para lang mag-even yung distribution ng kulay. So, eto na guys, yung eyebrow. Medyo tumagal na siya ng konti sa skin ko, sa kilay ko, sa face ko, kasi tinapos ko lang yung makeup. I-test na natin siya. So, sabi dito, ang dami niyang claims kasi... So, umpisahan natin dun sa claims niya sa ilalim. Easy removal with oil removers. This is not the first time na ginamit ko itong Unbelieva Brow kasi tinest ko siya once. And yes, madali siyang tanggalin pagka naghilamos ka sa gabi. No flaking. Oo, nung ina-apply ko kanina, hindi siya nag-flaking. And even now, ang ganda ng lapat niya sa skin. Sobrang ganda ng lapat niya sa skin. And, honestly, nung una ko itong ginamit, ine-expect ko sobrang dark niya. Ine-expect ko baka mahirapan akong i-blend, pero actually hindi siya galit na shade. Even itong darker na shade, itong dark brown, tingnan nyo yung sa dulo ng kilay ko, hindi siya yung galit na kulay. Sweat-proof, hindi naman ako pinawisan today. So, hindi ko masasabi yung sweat-proof, pero kung smudge-proof at saka transfer-proof at waterproof siya, baka sweat-proof din siya. So, itry natin yung smudge-proof. Wala. Isa pa guys ha, gamitin ko to sa kabila.
Wala rin. Transfer proof. Well, dapat may nag-transfer na. Smudge ko na siya. So, okay na, di ba? Na-check na natin yung dalawa. Smudge proof at saka transfer proof. Ano ba? Brush naman natin para maganda naman siyang tingnan. Guys, yung kilay kong microbladed na yan. Matagal na siyang microbladed. Even nung nag-start akong gumawa ng YouTube channel ko, microbladed na yan. Nakailang retouch na ako, guys. And I did a separate video talking about my experience and kung saan ako nagpa-microblade. Hindi ko pa lang napopost, pero abangan ninyo, guys. So, hindi ko na siya masyadong i-elaborate dito sa video na to. Kasi para makapag-focus lang tayo dito sa Unbelieva brow. So, try natin yung waterproof. Mag-i-spray ako sa face. Tatakpan ko lang yung hikaw ko. Anuhin na natin? I-blot na natin yung kilay. Kung may nakikita kayong parang ano, parang kulay. Teka, ayaw niyang makisama ng camera. Ano siya? Powder. Hindi siya yung pangkilay. Kasi oh. Wala talaga. Kukuha ko ng konti dito sa mga basa. Ayan, basa yan na. So, waterproof din siya, guys. Ang ganda nito, guys. For 500 pesos, sobrang ganda niya. Maganda siya kahit yung talagang walang kilay. Para sa inyo, yung mga halos wala na talagang kilay, maganda siya kasi makakapag-drawing kayo ng mabuti sa kanya. Maganda yung color payoff. Hindi siya yung meron kasing mga pangkilay na yes, maganda yung kapit. Yes, maganda yung longevity niya, waterproof. Pero pagka ginamit mo, ang fake tingnan, ito ang ganda ng pagkakaset sa skin and ang ganda ng pagkakaset niya sa buhok. Maganda siya, guys. Ayan, oh. Even ako, microbladed yung kilay ko, pero ang ganda pa rin ng blend niya. Because ang ganda nito, guys, I think hindi lang gagamitin ko siya, maglalagay din ako sa makeup kit ko kasi ang ganda niya, guys. Dun sa mga nag-uumpisa na mga makeup artist and gusto ninyo ng medyo affordable. Medyo. Hindi siya affordable na affordable. Pero guys, sobrang sulit. Hindi siya basta mabubura. And kahit na umulan pa, hindi huhulas yung kilay ng client ninyo. So, pwede nyo itong isama sa makeup kit ninyo. Yung mga beginners, yung mga nag-uumpisa pa lang as a freelance makeup artist. 3 shades lang siya. So, gagastos kayo ng 1.5. Ang dami naman nito, guys. And pwede ninyong gamitin yung the way na pag-apply ko kanina. Maglagay kayo sa spatula. Huwag kayo dito kumuha para hindi siya matuyo agad and para tumagal siya. So, that's it, guys. I hope you learned something today. Something helpful. And thank you for watching. Bye!